Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung political strategy ni dating Pangulong Duterte na instead natatakbo bilang senador, doon na lang siya tatakbo sa Davao City as mayor. Marami ang ako personally, ganito rin. Ang gusto ko sana, senador. So marami ang nag-uudyok, marami ang naghihintay na mag-file ng Certificate of Candidacy si PRRD as senator. Kaya lang, sa kanyang press conference, kamakailan, nag-hint na siya, although wala pa rin final, na, do you want me to die? Do you think I can carry a national campaign at my age? Sabi niya. Or do you want me to die? I will just collapse. Let us be realistic about it, sabi niya sa kanyang press conference. Kaya lang, nung tinanong siya kung tatakbo siyang mayor, sabi, if you want me to run, then I will run. So, yun, mga indication na, mayor na lang ako. So, ang tanong, wise political decision, wise strategy ba? Yung sa Davao City na lang siya matumakdong mayor at wag na sa Senado. Kasi delikado itong next Congress pag maraming senador ng administrasyon na mananalo. Itutuloy nila yung impeachment case laban kay BP Sara. At dahil numbers game ang impeachment, baka mapatalsik si BP Sara through impeachment. Kaya napaka-importante itong midterm election na may mga mananalong senador na independent-minded, na hindi mahawakan ang liit. Kagaya ba ni dating Senate President Mig Subiri na hindi siya sumusunod sa utos ng powers that be, kaya pinatalsik. Paano na lang kung maka-generate sila ng 16 senators after midterm election, edi wala na. Impeach ng BP Sara. So, iyon yung ako, personally, ano, gusto ko sana na maging senador siya dahil mananalo eh. There's no question about it. Mananalo. Every survey, nandun siya sa ano, hindi lang winning circle, kundi nung una, nangunguna siya. Ngayon, number 2, number 3, nasa top 5. Bakit mag-mayor? Ano ang wisdom behind it? Okay. Ito, mayroong paliwanag ni Attorney Roque. Basahin ko, then himay-himay natin, bigyan natin reaksyon. Okay. Sabi ni Attorney Roque, the Marcos administration knows fully well that the best way to make the Duterte irrelevant is to defeat them in their bailiwick. I therefore view the decision of PRRD to run as city mayor of Davao as a means to prostrate the scheme of the Marcos administration. We have to remember that the basic rule in politics is to protect one's bailiwick at all cost. Ang galing! Huh? Basic rule in politics. Ngayon ko lang naintindihan ito na narinig. Protect your bailiwick at all costs. Agree ba kayo sa sinasabi ni Attorney Roque na pag matalo ang mga Duterte sa Davao, what will happen? Lalong magmamayabang ang administration. Wala na, laos na kayo. Correct. Sambala, wala pa naman akong na balitaan na nag-file na ng Certificate of Candidacy
as Davao City Mayor. Parang naghihintayan sila. Granting, si Nograles, Mitch Nograles, ba any Nograles, manalo sila. Ano ang implication nun? Ano ang projection? Wala na, laos na ang mga Duterte. Magbubunyi ang Marcos Camp. Papalakpak sila. At yan ang ayaw na mangyari ng mga Duterte. Kaya, tama kung matutuloy, tama ang desisyon ni PRRD, give their best shot. Sino ang pinakamalakas nilang kandidato na tatalo sa mga Nograles? Eh, wala nang iba. Si PRRD. So, is it a wise move? Comment kayo ko no. To me, it's a wise move. At kung matuloy na yan, hopefully matutuloy. Nako, tulala, tuliro. I don't know kung ano ang iisipin ng other side. Lalo na yung Nograles. And of course, ang mga kakampi ng mga Nograles, ito ngayon si Speaker Martin Romualdez, Marcos Admin, kasi gusto nilang gawing irrelevant ang mga Duterte sa Davao. Protect your own bailiwick. Okay? So, let's wait and see kung anong mangyari. Okay. So, gusto kong magbigay ng experience, ano? I-translate natin itong political strategy sa ating sarili, sa ating personal na buhay. Ganon din sa ating personal na buhay. Importante yung ating pamilya. That's our bailiwick. Yun po ang ating proteksyonan at all cost. Kasi pwede kang maging successful sa maraming bagay. Sa amin, sa military, maraming mga nag-general. Successful ang military career. Kaya lang, sad to say, pamilya nila wasak. Hiwalay ang husband and wife. Yung general, ang mga anak, walang magandang pinatunguhan. So, yung success ng officer sa kanyang military career, nabaliwala kasi napabayaan ang kanyang pamilya. Sa Bible, merong ganyang nangyari sa Old Testament. Si Haring David, nung hindi pa siya hari, nung tinutugis pa siya ni Haring Saul. So, ang pamilya ni Haring David, ni David, nandun sa isang lugar, Ziklag. So, si David and his men, palaging mag-raid sa mga Philistines at palagi silang walang makatalo sa puwersa ni David. Kaya lang, napabayaan niya yung pamilya niya sa Ziklag, inatake ng mga kalaban. Nako, halos devastated sila kasi pamilya nila wala na. Taken captives na ng kanilang mga kalaban. To make the long story short, nabawi nila yung mga pamilya nila. So, lesson learned. Let's protect our home. Let's protect our family. The relationship ng husband and wife, importante yan. At yung paglaki ng ating mga anak. I can relate to this. Nung kapitan pa ako, meron kaming division commander. Magre-retire na sa one-star general. Hindi ko nalang banggit yung pangalan. So, throughout his military career, napabayaan niya ang kanyang pamilya. And then, nung magre-retire na siya, a few months na lang, excited na siya dahil makapiling niya na yung kanyang mga anak. Eh, yung anak niya namatay. Nalunod. So, devastated siya. Kaya, ang kanyang ibinahagi na lesson sa atin, huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak. Huwag niyo akong gayahin. Useless yung aking tagumpay. General ako, kailang napabayaan ko pag hindi ko nakasama ang aking anak paglaki nila. Ngayon na magre-retire na ako, makakasama ko. Wala na, patay na yung aking anak. So, yun. Tumatak sa isip ko. Kapitan ako, bigla akong inofera na tinawagan ako, Johnny, napili ka namin ma-assign sa Fort Bonifacio sa Metro Manila. Dito ka. Dahil breakthrough na sa imong career.
makapag-schooling ka sa Amerika, yung promotion mo madali dahil dito ka na sa Manila. So I had to make a decision. Maliliit pa yung mga anak ko. Elementary pa lang. Yung lesson na binigay sa amin ng aming division commander, na huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak. Spend time with them habang maliliit pa sila. So I had to make a decision. Yung career ko, military career ko, promotion ko, o yung pamilya ko. So I choose my family. Sinabi ko sa colonel na tawag sa akin, I'm sorry sir. Salamat sa tiwala niyo sa akin, but dito lang muna ako sa Mindanao. Oh, sayang sa niya. To make the long story short, hindi ako nagkamali. I had so great memories with my children. Ngayon, grandchildren na magaganda na ang kalagayan nila. At sa awa ng Diyos, naging general pa rin ako. So, huwag po nating pabayaan ang ating pamilya. In the same manner, sa politiko, si PRRD, hindi niya pabayaan ang Davao. Hindi niya papayagan na mabawi ng mga Nograles. Hindi niya papayagan na kakantsawan sila ni Speaker Martin Romualdez o Marcos Camp na wala na kayong silbi, mga laos na kayong Duterte. So, very exciting ang labanan sa Davao ngayong sunod na eleksyon.